Hello Sir Caspar at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kasi. Naninirahan dito sa lugar ng Antipolo, Rizal. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan patungkol sa sinasabi ng karamihang aswang. Nangyari ito dekada 90. Na mga panahong ito ay naninirahan pa lamang ako sa lalawigan ng Masbate kung saan ako ipinanganak at lumaki. Kaunting pagpapaliwanag ko lamang sa lugar na kinalakahan ko. Na mga panahong iyon mga kaaswang ay masasabi kong liblib pa lamang ang bahay na tinitira namin at malayo sa kabihasnan. Ilan pa lamang rin ang naninirahan sa purok namin at halos lahat ay magkakamag-anak lang. Hanggang sa isang beses, nabalitaan kong may bagong mga dayuhan umanong dumating sa lugar namin. At naninirahan iyon sa bahay ng kagawad na itago na lamang po natin sa pangalang si Caberteng. Ang sabi pa ng pinsan kong si Ami ay ang gugwapo umano ng mga binatang dumating sa bahay ni Caberteng. Ay naku naman Ami, kung ano-ano na naman ang mga pinagsasabi mo. Tigil-tigilan mo nga ako riyan sa mga pinagkukwento mong wala namang katuturan. Saway ko pa sa pinsan ko at medyo naiirita na ako sa kanya. Paano ba naman kasi mga kaswang? Pagdating kasi sa usapin patungkol sa mga kalalakihan, ay halos lahat na lang yata ng makikitang lalaki para sa pinsan ko ay gwapo na. Kaya hindi na ako naniniwala sa kanya kapag nagkukwento patungkol sa mga kalalakihan. Kung minsan pa nga ay binabara ko na siya. Jasmine naman insan, totoo nga mga sinasabi ko sa iyo. Mukha ba akong nagbibiro? Tanong niya pa sa akin at pinandidilatan pa ako ng mga mata. Nang mga sandaling iyon kasi ay kasalukuyan akong nagbabantay ng munting tindahan namin ng mga gulay at mga isdang inangkat pa ng aking ama sa bayan. At itong pinsan kong may pagkatsismosa ay kay aga-agang pumunta sa pwesto ko para lang makipagdaldalan. Abay bakit? Mukha bang kapanipaniwala ang mga sinasabi mo? Ihalos na nga lahat ng kalalakihan dito sa purok natin para sa'yo, gwapo na. Kaya hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi mo, oy. Tugon ko pa at sinabayan siyang tigil-tigilan niya ang pagchichismes dahil maaga pa at wala pa akong benta. Mamalasin pa ako sa ginagawa niyang kakachismes. Matapos ko ngang sabihin iyon ay nakita kong umismid ang pinsan ko at mukhang hindi niya nagustuhan ang mga sinasabi ko. Kaya naman para hindi siya magalit ay biglang bawi ko na lamang sa mga sinasabi ko at nag-uwi ka. Biro lang, ikaw naman hindi na mabiro. Magsasalita na sana siya nang biglang may nagsalitang lalaki sa likuran ko. Matipuno ang boses nito at lalaking lalaki ang dating. Kaya naman napasinghap ako at sa hindi malamang dahilan ay biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Kaya agaran akong napalingon para tignan kung sino ang lalaking nagmamay-ari ng boses. Noong lumingon na nga ako mga kaaswang ay kamuntikan ng malaglag ang panty ko. Ay hindi pala, ay kamuntikan ng malaglag ang panga ko dahil sa laki ng pagkakangiti nang makita ko ang isang napakagwapong mukha ng lalaki. Maputi ito at malaadonis ang wangis. Kaya nga lang ay seryoso ang pagmumukha nito na ani may pinagsakloban ng langit. Kaya kaagad kong itinikom ang bibig at baka pasukan pa ng bangaw. Mahirap na. Kaagad namang nagsabi ang isa pang binatang, bibili raw silang paninda namin. Bago pa man ako makagilos, ay agaran nang lumapit si Ami sa lalaki at nangangising tinanong kung ano ang bibilhin nila. Dahil sa naunahan na ako ng hiya, kung kaya tinayaan ko na lamang si Ami na siya nang mag-asikaso sa mga tatlong binatang bumili. Nung tignan ko nga ang lalaking unang nagsalita kanina, ay seryoso pa rin ang mukha nito habang pinagmamasdan ang dalawa niyang kasamahang
inaasikaso ni Ami. Nang matapos na sila ay nagpasalamat ang dalawa at kaagad na silang umalis. Nakita mo na, sila ang mga dayong sinasabi ko sa iyo. Hindi ba't ang gagwapo nila? Ay naku naman, sana kahit isa man lang sa kanila ang mabingwit ko. Bulalas pang wika ni Ami at tipong nangangarap ng gising. Sinabihan ko siyang huwag nang umasa pa dahil hindi magkakatotoo ang mga pinapangarap niya. Kita niya namang napakasungit ng isa sa mga kalalakihan, kaya imposibleng may mabingwit siya. Isa pa ay mga dayo lamang ang mga iyon dito at hindi magtatagal. Napakaano mo naman, sinisira mo ang momento ko. Wika pa nito at parang naiinis. Natawa naman ako at sinabihan itong, total ay nandito ka naman na. Bakit hindi mo na lang ako tulungang magbenta nitong mga paninda ko hanggang sa maubos? Sige na nga, salamat ka at unang-unang pumili ngayong araw ay ang mga naggagapuhang lalaki. Kaya maganda ang araw ko. Dahil kung hindi, niknik mong tutulungan kitang magbenta. Nakatawang wika pa nito. Ah, niknik ko pala. Ikong tuktukan kaya kita nitong hawak kong kahoy. Ano kayang mangyayari sa'yo? Siguro'y bubulagta ka dyan sa lupa. Pagbibiro kong sabi sa kanya at inambahan ito. Natatawa namang nagwika si Amin na nagbibiro lamang siya. Pagkatapos ay nagtawag na ng mamimili. Lumipa sa mga oras ay napaubos na rin namin ang paninda. Kaya nagligpit na ako at pumasok na sa loob ng bahay. Lumipa sa mga araw ay hindi maalis-alis sa isipan ko ang binatang seryoso kong makatingin. Pakiramdam ko ay para tuloy akong ginayuman nito dahil maging sa panaginip ko ay nakikita ko ang lalaki. Ay naku naman, nakakainis na. Sino ka ba talaga at bakit hindi ka maalis-alis sa isipan ko? Sambit ko pa at napapabuga ng hangin. Kasalukuyang nakaupo ako sa balkonahin ng bahay namin ng hapong iyon. At nakatanaw sa malawak na lupaing puro talahiban pa. Maya-maya pa, habang nakatanaw ako sa talahiban ay, pakaramdam ko'y parang may taong nagmamasid sa akin sa di kalayuan. Sandali kong inilibot ang paningin ko sa paligid para hagilapin ang kung sino mang nagmamasid. Matapos kong mailibot ang paningin ay wala naman akong nakitang tao. Bagkos isang pusang puti ang nakita kong nakatitig sa akin mula sa labas ng bakuran. Noong matitigan ko ang pusa ay nagandahan ako rito. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit dito. Nang papalapit na ako ay napansin kong hindi gumagalaw ang pusa at nananatiling nakatingin lamang. Noong tuluyan ko nang malapitan ay agaran ko na iyong binuhat at pinanggigigilan. Bukod kasi sa purong puti ang balahibo ng pusa, ay napakalinis pa nitong tignan na para bang may nagmamay-ari rito. Kaninong pusa ka kaya ha? Akin ka na lang, dito ka na lang sa bahay namin. Wika ko habang naglalakad pabalik ng bahay. Hindi naman umimik ang pusa at tulad nga ng karamihang pusa, kapag ikinakarga mo, ay ikinikiskis nito ang mukha sa dibdib ko. Noong may pasok ko na siya sa loob ng bahay ay tinawag ako ng aking ina at may iuutos raw ito. Kaya naman sandali kong dinala sa silid ko ang pusa at inilapag sa higaan. Dito ka muna, may gagawin lang ako saglit. Wika ko sa pusa at nagmadali nang lumabas ng silid. Bakit po, Nay? May ipag-uutos ka po ba? Tanong ko sa aking ina nang makalapit na ako sa kanya. Inutusan naman ako nitong pumunta sa kumari niyang si Aling Delia dahil may iniwan raw siyang ubod ng kawayan doon. Kunin ko raw ito dahil lulutuin niya pa. Yung ubod po ng kawayan ay sa Tagalog noon
ay labong. Dalian mo anak ha, magdidilim na kasi at maya-maya lang ay uuwi na si tatay mo. Uwi ka pa ng aking ina. Sige po nay, bilisan ko na lang pong maglakad. Tugon ko. Dahil sa medyo may kalayuan ang bahay ni Aling Delia at sa tansya ko ay mga nasa 7 minuto ang lalakarin ko o higit pa papunta sa kumari ni nanay. Kaya naman nagmadali na akong maglakad. Medyo nasasulok na kasi ng purok namin ang bahay ng matanda. Sa paglipas ng ilang minuto ay dumating na ako sa bahay ng kumari ni nanay. Malayo pa lang ako sa bakuran ay tinatawag ko na ang pangalan ni Aling Delia. May aso kasi siya kaya hindi pwedeng dire-diretso akong pumasok sa loob ng bakuran at bakalapain pa ako ng aso ng matanda. Aling Delia, nandyan po ba kayo? May pinapakuha po kasi si nanay. Sigaw ko sa matanda. Ilang segundo naman ang lumipas ay nakita kong bumukas ang pintuan. Abay, ikaw pala iha. Halika rito. Pumasok ka. Uwi ka ng matanda habang naroroon lamang ito sa pintuan. Eh, Aling Delia, wala ba ang aso ninyo? Baka mamaya pagpasok ko bigla na lang akong lapain ha. Uwi ka ko sa matanda. Nagbiro naman itong huwag umano akong magalala dahil wala pa namang 1 kilo ang mababawa sa akin. Kayo po talaga puro kayo biro. Saad ko at naglakad na nga papasok ng bakuran. Noong makalapit na ako sa pintuan ay tinanong niya ako kung bakit ganong oras na ako pumunta. Magdidilim na. Hindi ka ba natatakot dyan sa daan? Aniya pa. Bakit naman po ako matatakot, Aling Delia? Wala naman po yatang magkaka-interes na gawan ako ng masama. Tugon ko. Ay nakong bata ka. Alam mo naman ang kumakalat na balita dito sa atin, di ba? Anito sa akin. Balita po? Anong balita po ang sinasabi ninyo? Mukhang nahuli naman ako ng chismis eh. Kuryosidad kong tanong sa kanya. Sinabi niya namang nitong mga nakaraang araw lamang ay may nababalita ang may namiminsalang aswang umano sa lugar namin. May nakita raw kasi ang kapitbahay naming mga taong pag-alagala tuwing hating gabi. Walang suot na pangitaas na damit at nanlilimahid sa langis. Baka naman po lasing lang ang taong nakakita niyan, Aling Delia. Isa pa, malay natin baka may ginagawa lang iyong mga taong sinasabing nanlilimahid sa langis. Makapangusga naman siya, wagas. Wika ko kay Aling Delia na ang tinutukoy ko ay ang taong gumagawa ng kwentong may aswang umano. Ano ka ba naman iha? Totoo ang sinasabi ko. Saan ka makakita ng taong namumula ang mga mata sa dilim? Aber, sabihin mo nga sa akin. Aniya pa. Bigla naman akong natahimik at napapaisip. Dahil sa nitong mga nakaraang araw din ay kung minsan nagigising ako ng hating gabi at may mga naririnig nga akong mahihinang kaluskusan sa paligid. May mga pag-angil na hindi ko maintindihan. Kung saan klaseng hayop pa nagmumula yon. O diba? Eh hindi ka makasagot. Bulalas niya pang wika. Oo na po, akin na po yung ipinapakuha ni nanay at uuwi na ako. Kinikilabutan ako sa kwento niyo eh. Uwi ka ko sa matanda. O siya. Sandali at kukunin ko lang sa kusina. Uwi ka pa ng matanda at kaagad na itong naglakad papunta sa kusina. Makaraan naman ang 1 segundo ay bumalik na ito. Bit-bit ang gulay na ibinalot sa plastic. Umuwi ka na at madilim na. Mag-iingat ka riyan sa daan ha. Aniya pa. Opo, huwag kayong mag-alala dahil palagi naman ako mag-iingat.
tugon ko. Matapos ko ngang makapagpaalam ay kaagad na akong naglakad pa uwi. Habang naglalakad ako ay naisip ko ang sinasabi ni Aling Delia. Napapatanong rin ako sa aking isipan kung totoo nga ba talaga ang sinasabi nito. Baka naman nananakot lang si Aling Delia. Sambit ko sa sarili at ipinilig ang ulo at pilit na inaalis ang mga pinagkukwento ng matanda. Ilang sandali pang nakalipas at nasa parte ng talahiban ako. Bigla na lamang akong nakarinig ng mahihinang paghangil. Sandali akong huminto at hinanap ang ingay na naririnig ko. Nang matansya kong nasa may talahiban iyon, ay dahan-dahan akong naglakad papunta sa may talahiban para silipin ang hayop na nag-aangil. Habang papalapit nga ako ay palakas na ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Gawa ng parang biglang nag-iba ang presyensya sa paligid. Umaalinsangan na rin. Nakalanghap na rin ako ng mabahong amoy na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Sandali pa akong napatakip ng ilaw dahil sa grabe ang nakakasulasok na amoy na nalalanghap ko. Para bang amoy nabubulok na patay, na amoy ipot ng baboy. Ba't ipot? Ang baho naman, saan ba galing ang amoy na yon? Tanong ko pa sa sarili at marahang naglalakad papalapit sa talahiban. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng ingay ng inahing manok. Yun bang panganak pa lang na manok mga kaaswang? Yun bang tipong kakak ng kakak lang ito? Subalit napakahina na noon at para bang bumubulong na lamang sa tainga ko. Kaya't hindi ko naiwasang manindig ang mga balahibo ko sa buong katawan. At sa hindi malamang dahilan ay kinikilabutan ako. Noong akmang hahawiin ko na ang talahiban para makita kung ano ang nag-iingay na hayop, ay may nasipat akong kulay itim na parang asong nakakuble sa mayayabong na talahiban. Nagbabaga ang mga matang namumula. Noong titigan ko iyon ay bigla na lamang may humawak sa kamay ko at hinatak ako mula sa likuran. Kaya na may walang ano-ano'y bigla akong napapitlag at kamuntikan pang mawala ng balanse. Mabuti na lamang at agarang nahatak ako ng mabilis at sa dibdib ng isang matipunong lalaki ako bumagsak. Kagad akong napayakap sa katawan ng lalaki at napasinghap na napapikit. Sa pag-aakalang matutumba pa rin ako, muntik pa akong mapasigaw. Ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki na siyang nagpamulat sa akin. Dahil sa parang pamilyar sa akin ang boses nito, parang narinig ko na iyon pero hindi ko lang matandaan kung kailan. Noon ngang dahan-dahan kong inaangat ang ulo ko para makita kung sino ang nagsasalita, ay sa di inaasahan ay nagtama ang mga mata namin. Muli na namang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Nang mapagtanto kong siya ang lalaking masungit na bumili sa tindahan noong umagang kausap ko si Ami. Tulad ng dati, ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha nito. Wala pa rin kabuhay-buhay ang mga matang mapubungay at nakabusangot pa rin. Ngunit kahit na ganoon ang ekspresyon ng mukha ng binata ay hindi maitatago ang kagapuhan nitong taglay. Ang sabi ko sa iyo, ayos ka lang ba? Muling tanong ng lalaki at nagsalubong na ang mga kilay nito. Kaagad naman akong napabitaw at nagwikang. Ang sungit mo naman. Oo, maayos lang ako. Ba't pa kasi bigla-bigla kang sumulpot sa likuran ko nang walang pasabi? Naiinis akong bumitaw mula sa pagkakayakap sa lalaki. Tapos ay titignan ko pa sana ang kaninang kakaibang hayop na nasipat ko sa talahiban. Subalit mabilis nang hinawakan ng lalaki ang kamay ko at hinatak niya na ako paalis sa gilid ng talahiban. Sandali, may titignan lang ako. Awat ko sa lalaki pero hindi niya ako pinakinggan. Salip ay dire-diretso lang siyang naglalakad.
at hindi binibitawan ang kamay ko. Narinig ko pang sinesermonan ako nito na para bang matagal na kaming magkakilala. O sa madaling salita, ay parang asawa niya akong may nagawang mali. Kaya sinesermonan. Teka lang sandali, na hindi nga kita kilala eh. Kaya bakit mo ako pinapagalitan? Hindi ko naman alam kung ano ang nagawa kong mali sa'yo. Wika ko pa at pinatigil siya sa paglalakad. Noong tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin ay iningusok ko ang bibig ko. Papunta sa kamay niyang nananatiling nakahawak pa rin sa kamay ko. Kaagad namang bumitaw ang lalaki at tumingin ang paumanhin. Ano bang nagawa kong mali sa'yo at ganyan ka nalang kumagalit? Tsaka sino ka ba? Na mga sandaling iyon ako naman ang nagsasalita. Dahil kanina ay ni isang letra, hindi man lang ako makasingit. Nagpakilala naman siya sa pangalang Gabriel. Kaanak kumano siya ni Caberteng. E bakit ka nagawi dito? Tanong ko sa kanya na ang tinutukoy ko ay ang daan ng tinaha ko. Dahil sa totoo lang ay napakalayo ng bahay ni Caberteng sa dulong purok na nilalakaran ko. Sinabi niya namang naglakad-lakad lang siya dahil naburyo siya sa bahay ng tiyuhin niya at napadpad sa dulong purok. Halika na. Sasamahan na kita pauwi sa inyo. Wika nito sa seryosong boses. Hindi na nga ako nagtanong pa at sumunod na lamang sa binata. Ayon pa dito. Iwasan ko na umanong lumabas na kapag magdidilim na. Dahil hindi ko raw alam kung anong panganib ang nag-aabang sa labas ng bahay. Sa paglipas nga ng mga sandali ay narating na namin ang bakuran ng bahay. Agad na naglakad palayo ng walang lingon-lingon ang binata. Na hindi man lang ako kinausap para makapagpasalamat man lang. Ang sungit. Akala mo naman ikinagwapo niya ang pagsusungit. Naiinis ko pang wika at pumasok na nga ako sa loob ng bahay. Dumiretso na ako sa kusina at inabot na sa aking ina ang pinapakuha niya sa akin. Pagkatapos ay pumunta na ako sa silid tulugan. Sa paglipas ng mga araw ay palagi na lamang tumatambay si Ami sa tindahan namin. Kunwari tumutulong sa pag-aasikaso pero ang totoo niyan, mga kaswang. Palagi niyang inaabang ang bumibili sa tindahan namin ang mga pamangkin ni Caberteng at nagpapapansin sa mga iyon. Kilig na kilig siya tuwing natatapos ng bumili ang mga pamangkin ni Caberteng at halos hindi magkamayaw sa kakangiti. Hanggang sa isang umaga, pagkalabas ko ng bahay ay nakita kong nagsipagtakbuhan ang mga kapitbahay namin. Nagtataka naman ako at nagtanong kung bakit ganoon na lamang kung magtakbuhan ang mga kapitbahay namin. Aling Nena, ano pong nangyayari? Bakit parang aligagang nagtakbuhan ang mga kapitbahay natin? Hindi ko na napigil ang tanong sa matandang kapitbahay. Ay naku iha, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Panimulang wika ng matanda. Bakit po? Ano po ba ang sasabihin ninyo? Diretso ang tanong ko sa kanya. Dahil sa may pagkamadaldal itong matanda ay walang pareno ang bibig na sinabi niya sa aking. Nakita umanong nakahandusay sa may sapa ang katawang lupa ni Mang Pableng. Nagulat naman ako sa sinabi ng matanda at halos hindi makapaniwalang ang lasenggerong si Mang Pableng ay pumanaw na. Teka ho, paanong nangyari iyon? Hindi ba't wala nang dinaramdam na sakit si Mang Pableng? Isa pa, kahapon lang nakita ko siyang may bitbit na alak paawis sa bahay nila. Wika ko pa sa matanda. Iyon na nga ang sinasabi ko. Maski ako man ay hindi rin makapaniwala. Kahapon lang eh, nakasalubong ko pa si Pableng na nagpasuray-suray sa daanan. Wika pa ng matanda. At wala na nga akong nagawa pa kundi ang sumunod na lamang
nang hatakin na ang kamay ko ni Aling Nena. Sumama raw ako sa kanya para mas maniwala ako. Pagkarating nga namin sa tabi ng sapa ay nakita ko nga ang kaawa-awang bangkay ni Mang Pableng na nakahandusay. Narinig ko pa ang usap-usapan ng mga kapitbahay naming baka sinalakay raw ng ligaw na mabangis na hayop si Mang Pableng. Sa kadahilan ng marami silang nakikitang kalmot sa katawan nito at wakwak na rin ang dibdib na animoy, sinadyang warakin iyon. Kaya't naglabasa ng iilang bituka ng bangkay. Kawawa naman, paano kasi napakalasinggero? Kaya ayan ang napala. Arinig ko pang wika ng chismosa naming kapitbahay. Akala mo naman kay tinutino ng asawa. Isa rin namang lasinggero at bukod doon ay napakababaero pa. Dapat yun na lang biniktima. Natigil lamang ang isipin kong iyon nang masipat ko ang tatlong binata. Kabilang na si Gabriel sa mga iyon. Para pa rin pinagbagsakan ng langit ang pagmumukha niya. Dahil sa napakadilim ng aura at halos magkasalubong na ang mga kilay. Bagya pa akong napapitlag nang biglang tumingin sa gawi ko si Gabriel at nagtama ang aming mga paningin. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Parang may kung anumang magnet ang dumaloy sa akin dahil sa halos hindi ko maalis-alis ang pagkatitig ko sa kanya. Diyos me, ano ba itong nararamdaman ko? Tanong ko pa sa aking isipan. Naalis lamang ang pagkatitig ko nang biglang may tumapik sa likuran ko at nagsalita nang, "Nandito ka lang pala, insan. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Kanina pa kita hinahanap sa inyo eh. Ikaw pala, ami. Akala ko naman kung sino na." Wika ko sa kanya. "Bakit? May iba ka pa bang hinihintay?" Pataray niyang tanong sa akin. Nginitaan ko lang naman siya at muling ibinalik ang tingin sa kinaroroonan ni Gabriel. Pero noong ibinalik ko na ang tingin ay wala na yon doon. Kaya't nakaramdam na ako ng pagkadismaya. Dahil hindi ko man lang namalayang umalis na pala. "Sino ba ang hinahanap mo dyan? Bakit parang hindi ka mapakali?" Tanong pa sa akin ang pinsan ko. Sinabi ko naman sa kanyang wala. Nakikiusyoso lang ako sa namatay na kapitbahay namin. Umismid naman siya at sinabing, "Wala raw. Talaga lang ha? Wala nga. Halika na nga. Pumunta na tayo sa bahay namin." Pag-aaya ko sa kanya para hindi na muling mangungulit pa. Nang araw ngang iyon mga kaasong ay naging usap-usapan na sa purok namin ang tungkol sa karumal-dumal na pagkamatay ni Mang Pableng. Kumalat rin ang koro-korong totoo ngang may aswang na gumagala tuwing gabi para maghanap ng mabiktima o manginginain. "Ay nako, insan. Dapat ikaw hindi ka na nagpapaabot ng dilim sa labas ng bahay. Ikaw pa naman kapag pumupunta ka sa bayan eh, alanganing oras ka na nakaka-uwi. Mamaya niyan, makasalubong mo pa ang aswang at ikaw pa ang maging hapunan noon." Wika pa ng pinsan ko nang minsang nanggaling kami sa bayan para mamalengket naglakad na papasok ng purok. "Sus naman, maniwala ka dyan sa mga pinagsasabi ng mga kapitbahay natin, insan. Alam mo naman, koro-koro lang ang mga sinasabi nila. Magpasa hanggang ngayon ay wala pang nakakapagpatunay na totoo talaga ang aswang." Wika ko sa kanya. "Wala pa nga, pero baka kapag ikaw na ang mabiktima ay may makakapagpatunay ng totoo talagang may aswang dito sa lugar natin." Paberong wika niya pa, sabay hagalpak ng tawa. Inirapan ko naman siya at sinabing magmandali na lamang kaming maglakad at itigil na niya ang pagdadaldal. Dahil nabibigyatan na ako sa mga binitbit naming pinamili. Hindi pa man kami nakakalayo ay nakasalubong na namin si Gabriel kasama ang dalawa niyang pinsan. Malaki ang pagkakangisi ng isa sa mga iyon at magiliw na binati kami. Samantalang si Gabriel ay wala man lang kabuhay-buhay ang pagmumukha. "Sayang, gwapo pa naman sana kaso palagi na lamang nakasimangot.
Sambit ko pa sa sarili. May sinasabi ka ba? Untag na tanong ni Gabriel. Hindi ko man lang namalayang nakalapit na pala siya sa akin at hinawakan na niya ang plastic na may mga lamang pinamalengke ko. Ha? Wala. Pagkukunwaring wika ko na lamang at iniwas na ang paningin. Sa mahinaong boses ay sinabi niya sa aking siya na ang magdala ng mga bitbit ko. Dahil sa nabibigatan na rin ako ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. At inabot na nga sa kanya at nagpasalamat. Baka kasi isipin niyang hindi man lang ako marunong magpasalamat. Habang nagpatuloy na nga kami sa paglalakad ay nagpakilala sa amin ang dalawang binata. Iyon ay si Nadro at Vince. Noong ipakilala na nila si Gabriel sa amin, ay sinabi kong kilala ko na siya. Gulat namang sabay silang napatingin sa aming dalawa ni Gabriel at mababa ka sa mukha nilang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Natigalgal naman ako at agad na nagsisisi dahil hindi ko man lang napigilan ang bibig kong magsalita. Hindi nga. Totoo ba, Insan? Magkakilala na kayo ni Cassie? Tanong ni Vince kay Gabriel. Tinitigan niya lang naman si Vince at pinanlakihan ang mga mata. Sabi ko nga. Ngingiting-ngiting wika pa ni Vince at nagkindatan pa sila ni Draw. Samantalang si Ami naman ay halos hindi na makapagsalita at panay lamang ang pagngiti nito. Tahimik nga lang kaming naglakad ni Gabriel habang ang tatlo naman ay panay na ang kwentuhan at tawanan. Na animo'y matagal nang magkakilala. Pagkarating namin sa bahay ay hindi na sila tumuloy sa loob ng bahay. Agad na nagpaalam ng tatlo dahil baka hinahanap na raw sila ni Caberteng. Muling inaya pa sila ng aking ina kahit makapag-merienda man lang ng panandalian. Pero hindi nagpaunlak ang tatlo. Kailangan na raw nilang umuwi at baka mapagalitan pa sila. Nako, napakabait naman ang mga binatang ito. Siya sige, mag-iingat kayo sa daan. Wika pa ng aking ama sa tatlo bago umalis. Nang makaalis na nga sila ay ako naman ang hinarap ng aking ina at tinanong kung bakit kasama namin ni Ami ang tatlong pamangkin ni Caberteng. Sinabi ko naman sa kanyang nakasalubong lang namin ang tatlo. Siguro nakita nilang hirap na hirap kami sa mga dalahin kaya nagpresenta ng tulungan kami ni Ami. Di ba, Ami? Baling ko pa sa pinsan ko noon para maniwala lang si inay. Ay, oho, tiyang. Ang bait nga po nila kasi tinulungan nila kaming magbitbit eh. Sigundang saad ang pinsan ko na parang nabigla. Kayo talaga, mga kabataan ha? Wala namang problema sa akin dahil alam ko namang tinutulungan lang kayo. Pero ang akin lang, mag-iingat kayo sa mga dayuhang iyon. May nasagap kasi akong balitang may nakakita raw sa tatlong iyon na nanggaling sa Sapa noong gabing namatay si Pableng. Wika pa ng aking ina. Saan nyo naman po nasagap ang chismis na iyan, tiyang? Doon na naman sa mga lasinggerong tambay. Tsaka ano naman po ang kinalaman nila sa pagkamatay ni Mang Pableng? Tsaka baka naman mali lang ang pinakalat na kwento. Alam mo namang maraming chismosa dito sa lugar natin eh. Sunod-sunod na tanong pa ni Ami. Iyon na nga rin ang ipinagtataka ko eh. Malayong malayo naman ang bahay ni Caberteng sa ilog. Kaya imposibleng magawi ang tatlong yon sa tabing ilog. Isa pa, ano naman ang gagawin nila sa dis oras ng gabi? Tugon pa ng aking ina. Nako tiyang, huwag po kayong magpapaniwala sa mga sinasabi ng iba. Paniguradong naninira lang ang mga iyon. Palibhasa kasi, hindi na nila pinapansin ang mga kadalagahan dito sa lugar natin. Kaya kung ano-ano na lamang ang sinasabi nila tungkol sa mga pamangkin ni Caberteng. Pagtatanggol pang wika ni Ami. Dahil sa nawili sa pag-uusap sina Ami at aking ina, kaya hindi nila namalayan ang oras na mag-aalas 7 na ng gabi.
May kalayuan ang bahay ni Ami sa bahay namin, kaya hindi na siya pinayagan ni nanay na umuwi. Doon na lamang raw ito sa bahay matulog at bukas na umuwi sa kanila, sapagkat lubhang napagdelikado na sa labas. Baka mamaya ay may kung anong nilalang pa ang makasalubong sa daan. Sa paglipas nga ng mga oras at natapos na kaming kumain, ay nagkwentuhan pa kami ng pinsan ko sa tabi ng bintana. Masayang-masaya siyang paulit-ulit na ikinikwento niya sa akin ang tungkol sa ginawang pagtulong sa amin ni Nagabaren. Tapos ay kunyaring nagtatampo dahil hindi ko raw sinabi sa kanyang magkakilala na pala kami ni Gabriel. Kung hindi pa raw nakasalubong namin kanina ang tatlo at tinulungan kami, ay hindi niya pa malalaman ang totoo. Ipinaliwanag ko naman sa kanyang hindi maganda ang unang pagkakilala namin ng binata. Kaya binaliwala ko na lamang iyon. Hindi ko naman nakalaing magkukross muli ang landas namin. Habang panay ang pagsasalita ko ay may namataan akong malaking asong nakaupo sa labas ng bakura namin at nakatanaw sa gawi ko. Titig na titig iyon at halos hindi na gumagalaw mula sa pagkakaupo. Nagbabaga rin ang mga mata tulang tigil sa paglalaway. Tapos ay maya-maya'y tumayo na iyon. At nagpalakad-lakad na animoy asong may binabantayang pagkaing sasalakayin ng iba. Tapos ay titingin sa gawi ko. Ilang sandali pa ang nakalipas ay bigla na lamang kaming may narinig na malalaking pakpak ang pumapagaspas ng malakas. At parang dumapo iyon sa malaking puno ng langka. Kasunod noon ay ang malakas na huni ng wakwak. Kaya naman dumapo sa malaking puno ang aking paningin. Nung muli kong tinignan ang mabangis na aso ay umangil na iyon habang nakaharap sa amin. Dali-dali namang isinara ni Ami ang bintana at hinatak na ako palayo ng bintana. Tiyong, may aswang tiyong. Sigaw ng pinsan ko nang makalayo na kami sa may bintana. Nagmadali namang tumakbo ang aking ama papalapit sa amin, habang bit-bit ang pamalong kahoy. Nasaan? Nasaan ang aswang na yan? Nang sa gayon ay mahampas ko iyan ng batuta. Natatarangtang tanong pa ng aking ama at iwinasiwas ang kahoy na hawak. Tay, hindi ho batuta ang bit-bit nyo. Kahoy lang po iyan. Kapag inihampas nyo iyan sa aswang, tiyak mababalik ka agad iyan. Wika ko pa sa aking ama. Napatingin naman siya sa hawak niya at kakamot-kamot sa ulong, ibinaba iyon. At kinuha na ang itak na naroroon lamang sa may kusina. Noong akmang lalabas na sana ang aking ama ay mabilis na pinigilan namin iyon. Dahil sa baka mapano pa siya sa labas. Sinabi ko rin sa kanyang baka hindi lamang iisang aswang ang nakaabang sa labas ng bahay. Umalis kayo. Huwag niyo akong pigilan dahil pagkakataon ko nang maipaghiganti si Pabling sa aswang na iyon. Gigil na wika ng aking ama at pilit na binubuksan ang pintuan. Saktong pagkabukas nga niya ng pintuan, ay may malaking pakpak ang humampas roon. Kung kaya naman ay nalanghap namin ang napakabahong amoy na nagmumula sa nilalang na nagmamay-ari ng malapad na pakpak. Agarang lumipad iyon pa itaas at nakita ko ring inangilan iyon ng malaking aso bago mabilis na hinabol papunta sa likuran. Hindi ko na nakita pa ang mga sumunod na nangyari. Dahil mabilis na isinara ng aking ama ang pintuan at napasandal siya na napasign of the cross dahil sa gulat at takot na nararamdaman. Tanging kalabugan, mga pag-angil at alulungan na lamang ang naririnig naming nagmumula sa labas. Tarantulang aswang yon. Hindi ko man lang naramdamang nandito na pala sa may pintuan ng bahay natin. Napakabaho pa ng animal. Galit na wika ng aking ama nang may masmasa na siya. Ikaw kasi, ang lakas-lakas pa ng loob mong lumabas ha. Akala mo naman may ibubuga ka. Sa payat mong yan.
paniguradong isang dakot ka lang ng mga aswang dyan sa labas. Bulalas pang wika ng aking ina. Hindi naman nakaimik ang aking ama sa sinabi ng aking ina. Pagkat totoo naman talaga kasi ang sinasabi nito. Lumipas nga ang magdamag na iyon ay hindi kami nakatulog ng maayos. Sa takot na baka biglang bumalik ang aswang at magsama pa iyon ng mga kauri. Sa kabilang dako naman ng mga kaswang ay hindi maalis-alis sa isipan ko ang malaking asong humabol sa nilalang papunta sa likuran ng bahay. Napatanong na lamang ako sa aking isipan kung ano ang sadya ng asong iyon at bakit hinabol niya ang nilalang. Imbis na matakot iyon at magtatatakbo gaya ng mga normal na aso kapag nakaramdam ng panganib. Kinabukasan nga ay muli na namang kumalat sa purok namin ang balita patungkol sa aswang na sumalakay sa bahay namin. Sinabi ko rin sa kanila ang tungkol sa aso. Nako, dapat talaga ipunta na natin si Kapitan para i-report ang mga nangyayari dito sa purok natin. Hindi na ito isang simpleng problema lamang. Lahat tayong naninirahan dito ay delikado. Wika pa ni Aling Nina. Dapat lang talaga, Aling Nina. Ayaw ko pang mamatay, no? Kung aswang man lang ang papatay sa akin, wag na. Sabat pa ni Aling Bikay, ang isa sa mga chismosa sa purok namin. Grabe, puro chismosa. Hoy, Bikay. Magtigil-tigil ka nga. Baka mamaya kung ano-ano na naman ang lumalabas dyan sa bunganga mong matabil. Saway pa ni Aling Nena dito. Bakit? Wala namang masama sa sinasabi ko ah. Tugon pa nito. Natigil lamang ang kwentuhan ng may mga barangay tanod nang dumating. Nilapitan kami at isa-isang tinanong kung ano ang nakita at nangyari kagabi. Sinabi ko naman ang lahat ng nakita ko. At maging ang aking ama ay, sinabi niya rin ang nangyari sa kanya. Siguro ka, Erming, mas magandang kausapin namin si Kapitan para naman maaksyonan na ang kababalaghang nangyayari dito sa lugar natin. Wika pa ng aking ama. Mas maganda pa nga siguro kung si Kapitan na ang kausapin ninyo. Sige, mamayang alauna nasa barangay hall na siya. Ipaalam namin sa kanyang gusto niyong makipagpulong. Pumunta na lang kayo sa barangay hall at sabihin ng lahat ng hinaing ninyo. Mahabang paliwanag ni Mang Junior. Matapos ngang magkasundo ang lahat ay umalis na ang mga barangay tanod. May gagawin pa raw kasi silang mahalaga. Magkita-kita na lang umano mamayang tanghali sa barangay hall. Nang araw ngang iyon ay pinuntahan ng aking ama at ng iba pa naming kapitbahay, ang Kapitan. Isasama pa sana ako ng mga magulang ko pero sinabi ko sa kanilang sila na lamang ang pumunta dahil may gagawin pa kami ni Ami. Tinanong ako ng aking ina kung saan kami pupunta ni Ami. Bakit mas mahalaga pa iyon kaysa sa pagpunta sa bahay ni Kapitan? Basta po, Nay, kayo na lang ni Tate ang pumunta. Muli kong wika sa aking ina. Wala nang ang nagawa pa ang aking ina, kundi ang umalis na lamang sila. Kami naman ni Ami ay sinubukang maglakad-lakad at magbaka sakaling may makuha kaming impormasyon sa kung anumang iyong nakita namin kagabi. Gusto ko ring malaman kung kaninong aso iyong nakita ko. May pakiramdam kasi akong tila ba konektado kami sa isa't isa. Hindi ko lang alam kung bakit. Basta, iyon ang nararamdaman ko mga kaaswang. Kaya naman may namuong kuryosidad sa aking isipang makitang muli ang aso. Isa pa ay nag-aalala rin ako baka mamaya ay na paano na iyon. O baka nalapa na nung aswang at dinala sa liblib na kagubatan ang katawan ng kaawa-awang aso. Kaya tula akong nakitang bangkay ng aso sa likuran ng bahay. Habang naglalakad kami ay napadpad kami malapit sa bahay ng kagawad na si Kaberteng.
Maglalakad pa sana ako nang mabilis akong kinalabit ni Ami. Sabay turo sa lalaking nasa labas ng bahay ni Kaberteng. Noong matitigan ko na ang lalaki ay nakita kong si Gabriel pala. Nakita kong nakasimangot ito at nakatingin na rin sa gawin namin habang may benda sa baraso. Ay bakit? Anong nangyari kay Gabriel? Bakit may benda ang baraso niya? Sunod-sunod na tanong ni Ami at makapalang mukhang agarang lumapit kay Gabriel. At walang preno ang bibig na nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang braso at bakit iyon nakabenda. Hindi naman sumagot si Gabriel. Sa halip ay si Kaberteng ang sumagot sa tanong ni Ami. Nakalalabas lamang ng pintuan at nagsabing nadula si Gabriel kagabi at tumama ang kanyang braso kaya't binendahan iyon. Matapos sabihin iyon ni Kaberteng ay humigop na ito ng kape. Ay, kawawa naman siya. Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Sa susunod, mag-iingat ka na ha. Malambing na wika ni Ami at hahawa ka na sana ang braso ng binata. Subalit mabilis iyong iniwas ng binata. Hinata ko si Ami at pinandilata ng mga mata at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Wala. Nag-aalala lang naman ako sa kanya eh. Masama ba yon? Anya pa sa maarting boses. Ako'y tigil-tigil lang mo sa kaartihan mo, Ami ha. Halika na nga't. Umuwi na lang tayo. Saway ko sa kanya. Sandali lang. Mamaya na tayo umalis. Kakarating lang natin dito eh. Dito na muna tayo at makipagkwentuhan. Reklamo niya pa. Wala na nga akong nagawa pa nang umupo na siya sa tabi ni Gabriel. Ay, nga pala Kaberteng, hindi po kayo pupunta sa barangay ngayon? Hindi ba't mag-uusap sila kapitan tungkol sa nangyari kagabi sa amin? Inaswang kasi kami kagabi sa bahay ng pinsan ko. Tanong ni Ami sa matandang si Kaberteng. Biglang napaubo si Kaberteng at tila ba nasamid ito sa iniinom na kape ng marinig ang sinabi ni Ami. Sinaway ko naman ang pinsan ko at sinabihang magdahan-dahan sa mga binibitawang salita. Ayos lang po ba kayo, Kaberteng? Pasensya na ako kung nabigla kayo sa tanong ni Ami. Ganoon lang po talaga siya. Walang preno ang bunganga kung magsalita. Paghingi ko ng paumanhin sa matanda. Wala iyon. Ayos lang. Ang totoo nga niyan ay papunta na ako sa barangay hall. Tinatapos ko lang itong iniinom kong kape. Tila ba pag-aalanganing tugon ng matanda. Napansin kong sandaling nagkatinginan si Kaberteng at ang binata. Tapos ay nagpaalam na ang matandang papasok na muna siya sa loob ng bahay. Maya-maya pa'y lumabas naman ang dalawang binata pa at nagulat pa sila nang makita kami. Mabuti naman at nagawi kayo rito. Masayang panimulaan ni Dro. Sinabi ko namang naglalakad-lakad lang kami at hindi nga namin na malayang nakarating na pala kami sa bahay nila. Gusto kasing malaman ng pinsan kung kaninong alagang aso iyong nakita niya kagabi. Sabat ni Ami sa usapan. Tumingin naman sa kanya ang tatlong binata at nagtanong si Vince kung bakit gusto kong malaman kung sino ang nagmamay-ari sa asong nakita ko. Para wala nang maraming tanong pa ay sinabi ko na lamang na nag-aalala ako kasi nakita kong umikot sa likuran ng aso kung saan naroroon ang aswang at hindi ko na nakita pang bumalik sa harapan. Ganoon ba? Huwag mo nang alalahan yun pa ang asong nakita mo. Sa palagay namin ay nasa maayos na kalagayan naman na iyon. Sabat pa ulit ni Dro. At napatingin kay Gabriel. Napabuga ako ng hininga. At sinabing sana nga'y hindi napahamak ang asong iyon.
Nag-aalala talaga kasi ako. Sumabat naman si Ami at sinabing tama si Dro. Huwag ko nang alalahanin pa ang asong iyon. Dahil kung hindi man nalapa ng asong ang aso, malamang sa malamang ay umuwi na ito sa bahay ng amo nito. Hayaan ko at baka sa susunod na araw ay makikita ko rin iyon. Sa pagtakbo nga ng mga oras ay napunta ang usapan namin tungkol sa nang-aaswang sa amin. Sa palagay ko ay pasado alas 5 na ng mga hapon na iyon nang may nasipat akong babaeng nakatayo sa di kalayuan. At masama ang pagkakatitig nito sa amin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita sa babae o nakita rin ang mga kasamahan ko. Pero, binaliwala ko na lamang ito. Sinubukan kong iwasang tumingin sa babae. Kaya lang ay parang may nag-udyok talaga sa aking tignan at titigan ang babae. At dahil sa hindi ako mapalagay mga kaaswa. Kung kaya't naman ay tinitigan ko nga ang babae. At doon ay kung tila ba bumubuka-buka ang bibig noon. At parang may sinasabi. Tapos ay napansin kong umihip iyon sa kawalan. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang kamay ni Gabriel. Hinawakan ako at iginayang paupo sa tabi niya. Nahihiya man ay sumunod na lamang ako. Walang tigil sa tawanan at kwentuhan sina Ami at Dro. Samantalang ako naman ay tila ba nag-iiba na ng pakiramdam. Parang nangangalay ang buong katawan ko at nahihilo ako ng bahagya. Kaya naman inaya ko nang umuwi si Ami at nagkunwari na lamang akong may gagawin pa sa bahay. Kaya't uuwi na kami. Gusto nyo, ihatid na namin kayo. Pe-presentang wika ni Dro. Nako, wag na. Maraming salamat na lang. Kaya na naming umuwi. Pagtanggi kong tugon. Hindi naman namilit pa si Dro dahil mabilis ko nang hinatak si Ami paalis. Makaraan lamang ang ilang sandali ay ramdam na ramdam ko na ang pangangatog ng katawan ko. At pasama na ng pasama ang pakiramdam ko. Ayos ka lang ba, insan? Pag-aalalang tanong ni Ami sa akin. Nang mapakapit ako sa braso niya, para na kasing umiikot ang paningin ko. At tila ba matutumba ako kapag hindi ako nakahawak sa braso ng pinsan ko? Oo. Ayos lang ako. Pagsisinungaling kong tugon sa kanya. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin ay muli ko na namang nakita ang babae. Pero sa pagkakataong iyon ay sa malapitan ko na ito nakita. Masasabi kong maganda ang babae kaya nga lang ay mahahalata mo sa kanyang sopistikada. Nakaangat ang kilay at matalim kong makatingin. Noong tuluyan na akong nakalapit sa kanya, gayon na lamang ang pagkabigla ko ng walang ano-ano'y. Agarang hinablot ng babae ang buhok ko at sabay sabing, "Layuan mo si Gabriel kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo." Dahil sa pagkagulat ko ay hindi ako nakapagsalita. Bagkus ay napaigik na lamang ako at napahawak sa ulo. Mabilis namang hinampas ni Ami ang kamay ng babae at nagwikang, "Baliw ka ba? Sino ka bang babae ka? Bakit mo sinaktan ang pinsan ko? Baliw ka atang dipuga ka." Matapos tapikin ni Ami ang kamay ng babae ay agad naman itong binitawan ang buhok ko. Tapos ay pinandidilatan ako ng mga matang nakangisi nang nakakakilabot at nagwiwi ka nang, "Uy, nawarningan na kitang babae ka. Lubayan mo si Gabriel kung ayaw mong may mangyari sa iyong hindi maganda. Ito ang tatandaan mo. Palagi kitang pinagmamasdan kahit saan ka man magpunta. Kaya alam ko ang mga ginagawa mo." "Hoy, Bubita, sino ka para manduhan ang pinsan ko sa mga gusto niyang gawin?
Ano bang pakialam mo kung makikipaglapit sa kanya si Gabriel? Ha? Ni hindi ka nga namin kakilala. Nang gigigil na wika ni Ami at pinandilata ng mga mata ang babae. Bigla-bigla ka nalang sumusulupot na parang kabuti at pagbabawalan mo ang pinsan ko sa mga gusto niyang gawin. Subukan mo lang talagang gawa ng hindi magandang pinsan ko. Makikita mong bubuita ka. Sasabunutan kita hanggang sa malagas at makalboy ang buhok mong parang pugad ng mga ibon. Pagtatalak niya at mabilis na akong inilayo sa babae. Gigil na gigil namang tinitigan lamang kami ng masama nito. Tapos ay nagmadali nang umalis. Gaga ang babaeng yun. Parang may saltik yata sa utak. Bigla-bigla ba namang hablutin ang buhok mo? Huwag ko lang talagang makikita pa ulit iyon. Dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa baliw na yun. Naiinis pa ring wika ng pinsan ko. Sinaway ko na lamang siya at sinabihang umuwi na lamang kami. Dahil wala namang mapapala kung paiiralin niya ang init ng ulo. Ikaw kasi, dahil sa sobrang kabaitan mo, kaya ka binasta-basta na lang ng kung sino-sino. Dapat matuto kang maging matapang minsan. Kaurat. May pagbabanta-banta pang nalalaman. Naiinis pang sa alang pinsan ko. Hindi na lamang ako umimik pa at nagmadali na lamang naglakad. Natakot kasi akong baka mamaya ay makita ko na naman ang babaeng iyon. Sa paglipas nga ng mga sandali at nasa bahay na ako, ay dumiretso na ako sa silid tulugan. Sumasama na kasi talaga ang pakiramdam ko at masakit na rin ang aking ulo. Hindi naman nagtagal sa bahay namin si Ami at nagpaalam na rin itong uuwi na. Baka raw kasi hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Pinagbabawalan pa naman siyang magdagala kapag sumasapit na ang hapon at baka mabiktima pa siya ng aswang. Habang nagpapahinga nga ako ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hanggang sa may kakaiba akong napapanaginipan. Sa paglalarawan ko sa panaginip ay nasa isang talahiban umanaw ako at nakatanaw lamang sa kawalan. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim at sa nakikita ko ay papalabas na ang haring araw. Maya-maya pa ay may nakita akong babaeng buntis. Sugatan iyong nagtatatakbo at walang tigil sa paghangos habang sapo-sapo ang tiyan. Buhag-hag ang mga buhok ng buntis na parabang pinagtulungang sa bunutan. Namumula mga mata at sobrang nakakakilabot ang itsura. Ilang sandali pa ay may naririnig akong sumisigaw ng mga tao at ang isinisigaw nila ay patayin umano ang aswang at huwag hayaang makatakas. Kaya naman kaagad na napatingin ako sa pinanggalingan ng ingay. Doon nga ay natanaw kung may isang grupo ng kalalakihang may mga bitbit na sibat, tabak, buntot ng page ang tumatakbo patungo sa kung saan dumaan ang buntis. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang takot at pag-aalala ko sa babaeng buntis. Sa pakiramdam ko kasi ay siya ang pinupuntirya ng mga kalalakihan. Kung kaya't labis-labis ang takot na nararamdaman kong baka maabutan siya at may gawing hindi maganda sa kanya ang mga kalalakihang iyon. Nang mga sandaling iyon ay gustong gusto ko siyang tulungan sapagkat nakikita kong hirap na siyang tumakbo. Paminsan-minsan pa nga ay nadadapa siya pero pilit pa rin bumabangon nang sa ganun ay makatakbong muli. Hanggang sa nakita ko na lamang na sinuong ng buntis ang napakasukal na talahiban at doon ay nagkuble. Nang tignan ko ang mga kalalakihang may bitbit na itak, dire-diretso lamang iyon sa pagtakbo at hindi nakita kung saan sumuong ang buntis. Makaraan lamang ang ilang minuto ay nagulat na lamang ako nang biglang sumigaw ng napakatinis ang babae. At kasunod noon
ay ang pag-iyak ng sanggol. Mabilis na akong tumakbo at pinuntahan ang babaeng buntis. Pagkahawi ko nga sa masukal na damo ay nakita kong nanghihina na ang babae. At sa paanan nito ay naruroon ang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Tulong! Tulungan niyo ako! Impit na sigaw ng babae sapagkat nanghihina na ito. Makaraan lamang ang ilang saglit ay may narinig akong boses ng lalaki. At sa pagkuhari ko mga kaaswang ay tila ba pamilyar sa akin ang boses na naririnig ko. Hindi ko lang mabatid kung sino. Dahil noong lingunin ko ang lalaki ay malabo ang kanyang itsura. Diyos me, Mariana, nanganak ka na. Bulalas ng lalaki at dahan-dahang humakbang papalapit sa babae. Tulungan mo ako, ang anak ko. Pakiusap, iligtas mo siya. Pakiusap ng babae sa mahi ng boses. Pero Mariana, alam mo namang... Hindi na natuloy pa ng lalaki ang kanyang sinasabi. Sa kadahilan ng muli na namang nakiusap ang babae. At may inaabot itong kwinta sa lalaki. At sinabi nitong hanggat maaari ay ipasuot niya iyon sa anak nito. Upang sa ganon ay makilala niya ito balang araw. Nakita kong inabot iyon ng lalaki at agad na binalot ang sanggol ng kamisitang nakasampay sa leeg nito. At pagkatapos ay kinarga. Pakiusap, alagaan mo siyang mabuti at ituring mong anak. Pakiusap ng babae at maluha-luha pa iyon. At nangangatog ang kamay na pilit inaabot ang sanggol na karga ng lalaki. Saglit namang inilapag ng lalaki sa talbay ng babae ang sanggol. Sige na, umalis na kayo. Hayaan niyo na ako dito. Agarang utos ng babae matapos masilayan ang anak nito. Kaagad namang kinarga ng lalaki ang sanggol at nagmamadali na ngang tumakbo palayo. Sinundan ko pa ng tingin ng lalaki kung saan iyon tumakbo. Subalit ganoon na lamang ang gulat ko nang sa pagbalik ng tingin ko sa babae ay bigla na lamang iyong naging isang nakakakilabot na nilalang at walang ano-ano'y dinambahan ako at sinakal ng napakariin. Nagsisigaw na ako at nagpupumiglas habang humihingi ng tulong. Pero kahit anong gawin ko ay tila ba wala man lang nakakarinig sa akin. Hirap na akong makahinga at halos malagutan na ng hininga. Hanggang sa maramdaman ko na lamang ang malakas na pagyugyog sa balikat ko na siyang naging dahilan ng pagbalikwas ko ng bangon at walang tigil sa pag-ubo. Anak, binabangungot ka. Pag-aalalang wika ng aking ina at agad na binigyan ako ng inuming tubig. Mabilis ko naman iyong kinuha at walang pagdadalawang isip na sunod-sunod na nilagok. Ano ba kasi ang napapanaginipan mo at para kang sinasakal? Tanong sa akin ang aking ama. Sandali akong napatingin sa aking ama. Dahil sa parang kahawig ng boses niya, ang lalaking nabosesan ko sa panaginip. Anak, tinatanong ka ng tatay mo. Ano ba ang napanaginipan mo ha? Pukaw sa akin ang aking ina at nabaling naman ang tingin ko sa kanya at napahinga ng malalim. Tapos ay ikunento ko sa kanila ang tungkol sa panaginip ko. Matapos ko ngang ibahagi iyon ay napansin kong nagkatinginan ang mga magulang ko at nababakas kong parang nag-aalala ang kanilang mga itsura. Nay, tay, may problema po ba? Tanong ko sa kanila. Ha? Wala naman anak. Halika na at kumain ka na. Siguro masyado ka lang pagod. Kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa panaginip mo,
tugon pa ng aking ama at inalalaya na akong makatayo. Sabay-sabay na nga kaming tatlong naglakad palabas ng silid ko at nagtungo na sa kusina. Sa paglipas ng ilang minuto habang kumakain kami sa pagkainan, ay tahimik lamang ang mga magulang ko at parabang napakalalim ng kanilang iniisip. Hindi ko na lamang pinansin pa yon dahil sa hindi pa rin maalis-alis sa aking isipan ang tungkol sa napapanaginipan ko. Nang matapos na nga kaming kumain ay hindi muna ako pumasok sa kwarto. Sa halip ay naupo muna ako sa may balkonahe para magpahangin. Natatakot kasi ako baka mamaya ay makatulog na naman ako at mapanaginipan ko na naman ang katakot-takot na pangyayari. Habang nagpapahangin ako, may naramdaman akong kakaibang presensya. May mahihinang pag-angil rin akong naririnig. Pero sa pagkakataong iyon, ay hindi takot ang nararamdaman ko. Bagkos ay parabang saya at pagkasabik ang nararamdaman ko. Yun bang parang may isang tao kong kinasasabik kang makita sa napakatagal na panahon? Sino naman kaya ang taong kinasasabikan kong makita? Sambit ko pa sa aking sarili at napabuntong hininga. Mukhang napakalalim yata ng iniisip mo, anak. May problema ka ba? Untag na tanong sa akin ng aking ama. Napatingin naman ako sa kanya at napawikang, wala naman akong problema. Anak, simula't sa pula'y magkasama na tayo. Kaya't kilalang kilala na kita kung kailan ka masaya, kailan ka malungkot, at higit sa lahat ay kung kailan ka may pinagdadaan ng problema. Aniya pa sa akin at umupo sa tapat ng upo ang kinaupuan ko. Huwag kang mahiyang sabihin kay tatay, anak, kung ano ang problema mo. Palagi akong nandito sa tabi mo, anuman ang mangyari. Wika pa ng aking ama. Napabuntong hininga ako at nagsimula na ngang magkwento. Sinabi ko sa aking ama, ilang beses na akong nananaginip tungkol sa isang babaeng nanganak. Kaya nga lang ay hindi ko makita ang itsura. Basta, ang paulit-ulit kong napapanaginipan ay nakita ko yung may ipinanganak na sanggol at may lalaking kumuha ng sanggol. Tay, alam niyo po bang kaboses ninyo ang lalaking nasa panaginip ko? Kunot noong wika ko sa aking ama. Napansin kong sandali siyang nagulat pero agaran rin namang nakabawi at napabuntong hininga. Siguro, napapanahon nang malaman mo ang buong katotohanan. Sambit ng aking ama. Napatingin naman ako sa kanya at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Bukas na bukas, sasama ka sa akin. May pupuntahan tayong lugar. Seryosong wika ng aking ama. Magtatanong pa sana akong muli, pero tumayo na siya at sinabing pumasok na ako sa loob ng bahay at matulog na. Nang sa ganun ay maaga kaming makaalis bukas upang makita ko na ang taong matagal ko nang kinasasabikang makita. Sige po, tay. Tanging tugon ko na lamang. Nang makaalis na ang aking ama ay sandali kong nilingon ang pwesto kung saan ko naririnig ang mga mahihinang pag-angil kanina. Halika na, anak. Pumasok ka na at magpahinga na. Ayang muli ng aking ama. Sumunod na nga ako sa aking amang pumasok sa loob ng bahay at dumiretso na ako sa kwarto ko. Kinabukasan, pasado alisin ko pa lamang ng umaga ay umalis na kami ng mga magulang ko
Noong sinubukan kong magtanong kung saan kami pupunta ay, sinabi ng aking amang, huwag na raw akong magtanong pa't sumunod na lamang. Tsaka na lang raw niya ipapaliwanag ang lahat kapag naroroon na kami sa lugar na pupuntahan namin. Hindi na nga ako muling nagtanong pa at nagmamadali na nga kaming umalis. Makaraan lamang ang mahigit 5 oras na binabaybay namin ang liblib na lugar, ay narating namin ang isang bundok na malayong malayo na sa baryo. Halos sumuko na ako sa paglalakad dahil sa sobrang layo. Subalit dahil sa kuryosidad kong malaman kung ano talaga ang mga sinasabi ng aking ama, tiniis ko ang pagod na nararamdaman. Sa pagdating namin sa lugar na pupuntahan, ay nakita kong mayroong isang purok sa gitna ng kabundukan. Bagya pa akong namangha habang inililibot ko ang aking paningin sa buong kapaligiran nang naglakad kami papasok sa purok na iyon. Makaraan ang ilang sandali ay may isang magandang babae ang nakita kong masayang sumalubong sa aking ama. Napawi lamang ang ngiti ng babae nang ibaling niya sa akin ang paningin. Carolina, pasyensya ka na kung napasugod kami rito sa lugar ninyo ng biglaan. Paghingi ng paumanhin ng aking ama sa babae. Tumingin naman ang babaeng tinatawag niyang Carolina. At muling napangiting aagarang inaya kami papunta sa bahay niya. Tahimik lamang kaming naglalakad at ni isang salita ay wala akong naririnig. Noong nasa bahay na kami ni Carolina, ay tsaka pa lamang nagsalita ang aking ama. Samantalang ang aking ina naman ay tahimik lamang ito sa kinauupuan. Nagulat naman ako nang sabihin sa akin ng aking amang nisisiguro niyang si Carolina ang babaeng nasa panaginip ko palagi. Hinding-hindi siya magkakamali. Dahil kung pagbabasihan ang mga ikinakwento ko sa kanya, lahat ng iyon ay totoong nangyayari. At ang sanggol ngang iyon ay ako. At ang babaeng nanganak ay si Carolina. At siyang lalaking pinakausapan ni Carolina na alagaan ang anak nito. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Dahil ang nasa panaginip ko ay isang aswang ang babaeng nanganak. Ang ibig lang bang sabihin niya ay isa rin akong as. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin nang si Carolina na ang nagkwento ng lahat ng mga nangyari. Pero tay, bakit ngayon lang ninyo sinabi sa akin to? Naguguluhan ko pa rin tanong sa aking ama. Dahil ni minsan ay hindi siya nagbanggit ng tungkol sa pagkatao ko. Sinabi niya namang natatakot siyang baka kapag nalaman ko ang totoo, ay kamuhian ko sila ni inay at hindi ko matanggap ang buong katotohanan. Kaya nga mas pinili niyang puntahan ang tirahan ni Carolina para ito na ang magpapaliwanag sa oras na malaman ko kung ano ba talaga ang totoo. Umabot pa ng ilang oras na paliwanagan, dramahan at iyakan ang nangyari bago ko natanggap ang lahat. Halos hindi nga lang ako makapaniwalang kabilang ako sa mga kinakatakutan ng mga tao. Parang natatakot tuloy akong bumalik sa lugar namin dahil baka mamaya ay ako pa ang mapagbintangang ng biktima sa mga taong inaswang. Ipinaliwanag naman ng aking inang si Carolina ang lahat. Sinabi niya ring tuturuan niya ako kung paano kontrolin ang pagiging aswang ko sa oras na susumpungin ako. Pero sa ngayon ay i-enjoyin ko muna ang normal kong buhay. Mula sa malayo ay palagi kitang pinagmamasdan anak. Kahit kailan ay hindi kita tinalikuran. Ang gusto ko lang ay mamuhay ka ng normal at makalubilo mo sila.
Hindi katulad namin naritong nagtatago sa kasuluk-sulukang lugar para lamang makaiwas sa gulo. Pagpapaliwanag pa ng aking tunay na ina at nagwika siyang silang lahat na naninirahan sa liblib na lugar na iyon. Niminsan ay hindi sila kumakain ng lamang loob ng tao at higit sa lahat ay hindi sila nananakit ng tao. Nagkataon lamang na may mga dumarayong ibang lahi ng aswang sa lugar namin at iyon ang mga nambibiktima talaga. Matapos nga ang mahabang paliwanagan at nagkaayos na kami ng tunay kong ina, ay hinatid niya na kami pabalik sa baryo namin. Sumaniwala man kayo o sa hindi mga kaaswang, kung noong papunta kami ay inabot kami ng ilang oras, ngayon namang pabalik na kami sa bahay, ay mahigit kalahating oras lamang ang nilakbay namin. Pagkarating nga namin sa bahay, nangako naman ang aking inang si Carolina na palagi niya akong dadalawin. Basta't itago lang raw namin ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao upang mananatili akong ligtas dahil napakaraming kaaway na iba't ibang uri ng mga aswang ang angka namin. Nagtagal pa ng isang araw ang aking ina sa bahay namin at lubos ko iyong ikinasisaya. Noon ngang bumalik na siya sa kanilang lugar ay nakaramdam naman ako ng lungkot at para bang may kulang sa akin. Sa paglipas naman ng mga araw ay naging malapit kami sa isa't isa ni Gabriel. Pumayag na rin sina tatay na bumisita sa bahay namin si Gabriel. Mas magandang araw iyon kaysa kung saan saan kami magtatagpo at baka mamaya ay mapaano pa ako. Mayayari pa siya pag nagkataon. Sa katagalan ngang pagiging malapit namin sa isa't isa ni Gabriel, ay nagtaka na siya ng kanyang nararamdaman. Subalit noong makita siya ng aking inang si Carolina, ay labis-labis na tumututol ito sa aming dalawa ni Gabriel. Noong una'y tinanong ko siya kung bakit ayaw niya kay Gabriel para sa akin. Mabait naman si Gabriel at sa palagay ko ay hindi naman siguro niya ako hahayaang mapahamak. Hindi diretso ang sinagot ng aking ina ang katunungan ko. Sa halip ay sinabi lamang nitong marami pa namang ibang dyan. Basta tuwag lamang si Gabriel. Nay, pakiusap naman po. Gusto ko si Gabriel. Hindi lang pala gusto. Dahil mahal na mahal ko siya. Kaya sige na po, payagan niyo na po ako. Minsan pang pakiusap ko sa aking inang, si Carolina. Oo nga naman Carolina, payagan mo na iyong batang mamili kung sino ang gusto niyang mamahalin. Pangungumbinsi pa ni tatay. Napabuntong hininga naman ang aking ina at nagsabing, sa linggo ng gabi, pupuntahan ko si Gabriel sa bahay at maghaharap sila. Kikilatisin niya raw ng maigi ang lalaki bago siya pumayag sa kagustuhan. Matapos kung ang marinig ang sinasabi niya ay labis-labis ang tuwang nararamdaman ko at hindi ko napigilang yakapin ang aking inang si Carolina. Hanggang sa isang hapon, kasalukuyan kaming naglalakad ni Amy sa gilid ng daanan nang bigla na lamang may humablot sa aming dalawang kalalakihang nakasuot ng itim na animoy, miyembro ng mga kulto. Pilit kaming nagpupumiglas at nagsusumigaw para makahingi ng tulang. Subalit mabilis kaming binigyan ng tig-isang sapak sa sikmura ng pinsan ko, kaya't nawalan kami ng malay. Noong bumalik na nga ang ulirat ko ay marahan kong idinilat ang mga mata. Nagulat na lamang ako at natakot dahil sa napakadilim na ng buong paligid at nakatali kami sa katawan ng punak. May mga solo ring nakapalibot sa pinagtalian naming puna. Nang ilibot ko ang aking paningin ay nakita kong sa unahan ng pinagtalian namin ay may mga taong walang tigil sa pagpapahid ng likidong itim na sa pakiwari ko'y langis.
habang umaangil iyon na parabang nasasaktan. Sino kayo? Bakit kami nandito? Ano ang kailangan niyo sa amin, mga demonyo? Pakawalan niyo kami rito. Pagsusumigaw kong tanong at pilit na kumakawala. May matandang may bitbit na saklay ang lumapit sa akin at halos umabot na sa dibdib nito ang balbas sa bibig. Purong puti na rin yon at halos nakamulagat na ang mga matang nagbabaga. Kinilabutan ako at nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Lalo na noong marinig ko ang mahihinang paghingal nito na parabang takam na takam. Nalalangap ko rin ang napakabahong amoy at sobrang nakakasulasok iyon sa ilong. May kakaiba akong naimoy sa'yo, iha. Bukas, hindi ka ordinaryong tao. Nararamdaman kong may dugong aswang ka. Wika nito at pinandilatan ako ng mga mata habang humahagigik ng tawa. Huwag mo na akong hawakan na limaw ka. Bulyaw ko. At iniwas ang mukha ko noong akmang hahawakan na sana ng nakakapangilabot na matanda. Abay, napakatapang mo ha. Tama nga ang anak ko. Hindi ka nga basta-bastang ordinaryong tao lamang. Saad nito at Marian akong hinawakan sa baraso. Sabay sinugatan ng matatalas nitong mga kuko at dinilaan ang dugong dumadaloy sa aking upuan. Buisit ka. Layuan mo kung animal ka. Saad nito at Marian akong hinawakan sa baraso. Sabay sinugatan ng matatalas nitong mga kuko at dinilaan ang dugong dumadaloy sa sugat ko. Buisit ka. Layuan mo kung animal ka. Sigaw ko sa malahalimaw na matanda. Nakangisi namang umalis ang matanda habang humahagigik ng tawa. Na parabang tawa iyon ng kamatayan. Ilang saglit pa ay nagising na rin si Ame. Kaya't dalawa na kaming nagsisigaw. Napakawalan kami. Insan, asan tayo? Bundok ba to? Nahintakutang tanong ni Ami sa akin. Hindi ko alam, insan. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar itong pinagdalhan sa atin ng mga halimaw na yun. Mariing saad ko at tinignan ang mga taong nag-uumpo ka na. Nakala mo'y mga miyembro ng kulto. At kami ang ginagawang alay sa Panginoon nila. Maya-maya pa ay may isang babaeng lumapit sa amin. At ginawaran ako ng mag-asawang sampal. Sandali akong nabinghi dahil sa napakalakas na sampal. Noong ibalik ko nga ang tingin sa babae, ay naaalala kong siya iyong babaeng minsang nanambunot sa akin. Hoy, bubita ka. Bakit mo sinampal ang pinsan ko ah? Nakarami ka na ng buisit kang babae ka. Pakawalan mo ko rito at tayo ang magtutuos sa animal ka. Ang yabang mo. Porket hindi lumalaban ang pinsan ko sa iyo. Pes, ako ang hamunin mo. Hindi kita aatrasan. Galit na sigaw ng pinsan kong si Ami. At pilit na kumakawala sa pagkakatali. Subalit sadyang napakahigpit ng pagkatali sa amin. Dahil kahit anong pagpupumiglas namin ay hindi kami makawala-wala. Napasigaw naman sa takot ang pinsan ko nang pakitaan siya ng magkabila ang pangilang babaeng tinatawag niyang Bubuita. Pagkatapos ay hinatak ng buhok niya at sinabing, "Napakatapang mo pa ring babae ka. Baka nakalimutan mong wala ka sa teritoryo ninyo. Aswang kang buba ka. Oo, matapang talaga ako. Anong balak mo sa amin ha? Kakainin mo kami, kunyo kaming hapunan kasama ng mga alipores mo. Subukan nyo lang talaga at magkakamatayan tayo rito.
Hindi ako papayag na basta-basta nyo na lang kaming lapain ng mga animal kayo. Pabulyaw pang wika ng pinsan ko. Nababatid kong nagtatapang-tapangan lamang siya. Dahil noong basagin niya ang braso niya, ay nangangatog yan. Indikasyong natatakot rin siya. Kaya nga lang, ay hindi niya ipinapahalata. Pagkawalan mo kami rito, Bubita. Talagang sasabunutan kita hanggang sa malagas na iyong buhok mo. Wala akong pakialam kung aswang ka mang impakta ka. Gigil pa rin pabulyaw na wika ni Ami. Maghintay ka, bruha. Dahil pagkatapos ko sa babaeng ito, ikaw ang susunod kong lapain. Maghintay ka, bruha. Dahil pagkatapos ko sa babaeng ito, ikaw ang isusunod kong lapain. Wala na kayong magagawa pa kahit anong pagmamatapang ninyo. Dahil bihag na namin kayo at nandito tayo sa gitna ng kagubatan. Walang makakarinig sa inyo kahit katayin pa namin kayo ng dahan-dahan. Tugon ng babae sa garalgal na boses at noong inaangat nito ang mukha at tumitig sa akin ang derecho, ay napasigaw na ako at agarang napipikit dahil sa takot na nararamdaman. Sa kadahilan ng kitang-kita ko ang pagbabaga ng mga mata niya at pag-iba ng wangis ng kanyang itsura. Kung kanina ay itsura iyon ng tao, ngayon naman ay malalimaw ang wangis nito. Maging ang mga kasamahan nito ay ganoon rin ang naging wangis. Noong idilat kong muli ang mga mata ko ay nakaamba na sa akin ang kamay ng nilalang na may mga mahahabang kuko. Akmang itatarak na sana ng aswang sa akin ang nagsisipagtulisan niyang mga kuko. Nang sa walang ano-ano'y, bigla na lamang may nagsisipagsulputan ng mga nilalang mula sa talahiban. Takot man ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, pero hindi ko iyon ipinaparamdam sa mga nilalang. Kitang-kita kong sobrang nakakakilabot ang kanilang wangis at halos imatayin ako. Subalit sa hindi malamang dahilan ay parang may kung ano ang nasa kalaob-looban ng katawan kong biglang nagising. Nung una'y sobrang napakasakit ng tiyan ko at parabang may nagpalimbag-limbag na kung ano sa loob. Halos bumaliktad na ang sikmura ko, kaya naman nag-aalalang napasigaw si Ami kung ano ang nangyayari sa akin. Isa sa mga limaw na nakalaban ng angka ng mga aswang na bumihag sa amin ang siyang nagmamadaling lumapit sa akin at mabilis na pinutol ang panali gamit ang mga matutulis nitong mga kuko. Noong babagsak na sana ako sa lupa, mabilis akong sinalo ng nilalang at inilayo sa mga nasasakupang mga aswang. Tanging paghinga na lamang at mga pag-angil ang naririnig ko. At sa pagkawari ko ay parabang napakalayo ng mga iyon. O sadyang nabibingi lamang ako. Dahil kung tutuusin ay medyo malapit lamang ako. Dahil itabi na lang ako sa may talahiban ng halimaw na sumalaw sa akin. At agara na itong bumalik sa mga kasamahan at tinulungan sila sa pakikipagbakbakan. Maya-maya pa ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at para bang lalabas na talaga ang kung anumang nilalang ang matagal nang nakatago sa kaloob-looban ng katawan. Kasunod noon ay wala na akong maalala pa. Nang nagkamalay na ako ay nasa bahay na kami ng pinsan ko at nasa tabi ko si Gabriel. Ano po ang nangyayari? Hindi ba't bihag kami ni Ami ng mga aswang? Bakit kami nandito na sa bahay? Sunod-sunod at naguguluhan kong tanong at pilit na bumangon. Tinulungan naman ako makaupo ni Gabriel. Matapos kong makaupo ay doon na nga inihayag sa akin ng aking inang. Totoong bihag nga kami ng mga aswang na angkan ng Mandaragat. Sila mga aswang na nambibiktima ng mga tao sa lugar namin. Nasa hinuha ng aking ina ay ang angkan nila Gabriel na Mandorugo ang siyang pumapatay sa mga biktima.
Nagkamali pala siya at yung aswang na gustong pumatay sa akin ay matagal nang may gusto kay Gabriel. At kahit saan man magpunta ang lalaki ay palagi noong sinusundan. Noong malaman nga noong mandaragit na may pagtingin sa akin si Gabriel, hindi na ito nagdalawang isip pang patayin ako. Yun nga lang ay nasali si Ami. Dahil minsan na itong pinagsalina ng kung ano-ano ang aswang na iyon. Sandali akong nagulat dahil hindi ko lubos maisip na aswang pala si Gabriel at ang mga kasama nito. Bakit hindi ko man lang iyon nararamdaman sa tagal ng pinagsamahan namin? Teka lang ho. Papaano ako nakarating dito? At ano ang nangyari noong inimatay ako? Sino yung aswang na tumutulong sa akin? Tanong kong muli. Sinabi naman ng aking inang noong nawala kami ni Ami ay. Agad na sinabi ni tatay sa kanyang nangyari. Nagkataon namang papunta rin si Gabriel sa bahay namin. Dahil sa angking kagalingan ng aking inang maghanap ng mga nawawala at alam niya na ang pasikot-sikot sa buong kabundukan at kagubatan ay hindi sila nahihirapang tuntunin ang kinaroroonan namin. Yun nga lang ay nagpalit muna sila ng anyo bago nagpakita. Dahil sa hindi naman may pagkakailang napakalakas ng mga mandaragit dahil nga sa nagtulong-tulong silang kalabani ng mga aswang at lumabas na rin ang totoo kong kaanyuan ay natalo ng walang kahirap-hirap ang angka ng mga mandaragit. Aniya pa ng aking ina, magkahalong agbuak at manturugo ang lahi ko sapagkat siya ay isang abwak at ang aking ama naman ay isang manturugo. Kaya't noong nakawala ang isa kong katauhan ay halos ilang paso ko lang raw ang mga mandaragit at pinaghahagis na parang mga bote. Matapos nga ang mga pangyayaring iyon ay hinimatay na ako. Kaya agaran na nila akong inuwi sa bahay. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. At maging ang pinsan ko ay nakita kong putlang-putla na ang mga labi at mahalata mo sa kanya ang takot na nararamdaman. Anak, kung talagang seryoso na kayong dalawa ni Gabriel at mahal mo siya, pumapayag na ako. Hinding-hindi na ako tututol pa. Basta't kung saan ka masaya ay masaya na rin ako. Huwag ka lang niyang saktan dahil ang angka natin ang makakalaban niya. Payag pang sabi ng aking ina at maaliwalas ang mukha na nakangiti. Nagulat naman ako sa bigla ang pagpayag niya kaya't napayakap na lamang ako ng mahigpit at nagpasalamat sa aking ina. Maging sa mga tumatayong magulang ko ay labis-labis rin ang pasasalamat ko sa kanila dahil ni minsan na hindi nila ipinaramdam sa aking hindi nila ako totoong anak. Hindi rin sila naggulang sa pag-aaruga. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay napagpasya naming lahat na ilihim ang tungkol sa mga pagkatao namin. Kinumbinsi rin namin si Amin na huwag na huwag siyang mag-iingay anuman ang mangyari. Dahil sa nobyo na ni Ami si Vince, kung kaya't wala siyang kawalapat, hindi na siya pwedeng humindi at sumang-ayon na lamang sa napagplanuhan. At sumang-ayon na lamang sa mga napagplanuhan at napagkasunduan. Kaysa naman mapahamak ang kanyang nobyo kapag nalaman ng buong bayan ang tungkol sa katauhan namin. Bantay-sarado na kami sa lahat ng mga dayuhan at mga pumapasok sa lugar namin. Upang sa ganoon ay wala nang magpapahawak pang mga kababaryo namin. Ang aking ina naman ay patuloy pa rin sa pagbisita sa bahay namin para makapagkwentuhan at makasama ako. Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos at tahimik na sa lugar namin. Tahimik na rin ang usapin patungkol sa mga aswang at maging mga tsismosa naming kapitbahay. Na kinainisan ng aking ama ay nananahimik na rin.
Ngunit ang buong akala namin ay tuloy-tuloy na ang katahimikan sa baryong tinitira namin Sir Caspar. Dahil isang gabi, habang nagpapahinga kami, nagulantang na lamang ang lahat. Nang magsisigaw si Aling Nena, sa pandinig ko ay parang baboy na kinakatay ang matanda kung makasigaw. Kagad na napabalikwas ako ng bangon at lumabas ng silid. Nadatnan kong nagmamadaling maglakad ang aking ama, papalabas ng pintuan. Tay, ano pong nangyayari? Bakit narinig ko si Aling Nena na nagsisigaw? Pag-aalalang tanong ko sa aking ama. Hindi ko alam anak, halika, samahan mo ako. Tignan natin ang kapitbahay natin para malaman kung ano ang nangyayari. Aya ng aking ama. Sandali kong kinuha ang jacket sa kwarto at isinuot iyon. Pagkatapos ay sumunod na sa aking amang lumabas ng bahay. Sinabihan ko naman ang aking inang magsara ng pintuan ng maigi pagkalabas namin ng bahay. Nang makarating na kami sa bakura ng matanda ay tinawag ni tatay si Aling Nena at tinanong kung ano ang nangyari at bakit ito nagsisigaw. Nang marinig naman ng matanda ang boses ng aking ama, ay tsaka pa lamang ito nagbukas ng pintuan at nahintakotang humihingi ng tulong. Halika na anak, pumasok na tayo. Pag-aaya sa akin ng aking ama. Sinabi ko naman sa kanyang mauuna na siyang pumasok at may titignan lang ako sandali. Sige po tay, pumasok na po kayo. Huwag kang mag-alala tay. Susunod rin ako kaagad. Wika ko sa kanya nang makita ko ang aking amang mukhang walang balak na pumasok sa loob ng bahay. Tumangaw naman siya at sinabi sa aking sumunod na rin ako kaagad. Nang makapasok na nga sa loob ng bahay ang aking ama ay, inilibot ko sa bakura ng aking paningin. May persyensya ng aswang kasi akong nararamdaman at alam kong nasa paligid lamang iyon. Marahan akong naglakad papunta sa gilid ng bahay ni Aling Nena. Dahil sa tingin ko ay doon patungo ang persyensyang nararamdaman ko. Subalit na kailang hakbang pa lamang, ay kaagad na akong natigilan sa paglalakad. Nang marinig kong tinawag ako ni Aling Nena. Pagmadali raw akong pumasok, dahil may huni ng wakwakraw siyang naririnig kanina. Hindi rin umano siya nagkakamaling isang aswang ang nasilayan niya kanina. Gusto ko pa sanang pumunta sa likuran ng bahay. Kaya lang ay naisip ko baka mamaya ay magtaka si Aling Nena kung ano ang gagawin ko sa likuran ng kanilang bahay. Pumasok ka na rito iha, dalian mo. Baka mamaya ay mapano ka riyan. Sigaw pa ng matanda sa nag-aalalang boses at inilawan ang kinapupistuhan ko gamit ng flashlight. Sige po, papasok na po ako dyan. Tanging tugon ko sa matanda at naglakad na nga ako papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na ay hindi nga ako nagkamali sa naisip ko mga kaaswang. Dahil tinanong ako ng matanda kung ano ba ang ginagawa sa labas ng bahay. Hindi ba raw ako natatakot gayong kanina lang ay nakarinig siya ng huni ng wakwak at higit sa lahat ay nakakita siya ng nakakatakot na nilalang sa labas ng bahay. Kitang-kita ko sa mukha ng matanda ang takot na nararamdaman. Naririnig ko rin ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Nang mga sandaling iyon na hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa tanong ng matanda. Kaya't iniba ko na lamang ang usapan at sinabing, baka wala na ang aswang. Marahil ay nabulabog iyon nang marinig ang malakas na sigaw ni Aling Nena. Sinabi naman ng matandang grabe ang takot na nararamdaman niya. At magpasa hanggang kasalukuyan ay ramdam na ramdam niya pa rin ang pangangatog ng katawan. Dahil sa narinig niya kanina ang huni ng wakwak at parang hinatag umano ang kanyang kaluluwa palabas ng katawan.
Hindi ako nagbibiro, iha. Totoo talaga ang sinasabi ko. Maniwala ka. Wika niya pa sa akin na makita niya akong bahagyang napangiti. Papaano ba naman kasi na hindi ka mapapangiti, mga kaswang? Grabe kong magsalita ang matanda. Napakabilis ng bibig nito na aakalain mong tambutso ng motor. Halos hindi ko na nga maintindihan ang mga sinasabi niya. Mabuti na lamang at sinaway siya ng anak niya. Kaya tumigil na siya sa kakasalita. Nang tumigil na sa pagsasalita si Aling Nena ay, ang anak niyang dalaga na ang nagkwento. Ayon pa rito, kanina habang nagbabanyo umano siya ay, may narinig siyang mahihinang kaluskos. Noong una ay pinakaramdaman niya lang iyon. Subalit ilang saglit pang lumipas, ay nakaranig na siya ng huni ng wakwak. Doon na siya natakot at nagtaasa na ang mga balahibo niya sa buong katawan. Kaya naman tinawag niya ang kanyang ina. Ayon naman kay Aling Nena, noong marinig niya ang pagtawag ng anak niya, ay nagmamadali na siyang lumabas ng bahay sa pag-aakalang baka na paano na siya. Ngunit noong papunta na raw siya sa banyo ay may nakita siyang napakalaking ibon na malapanike ang mga pakpak. Nakadapo sa lupa, nasa gilid kasi ng bahay ang banyo nila. Kaya kailangan talaga nilang lumabas ng bahay kung magbabanyo ban. Noong magis na niya ang ilaw ng bitbit ay doon na napasigaw si Aling Nena. At sa pagkataranta ay naibato niya sa aswang ang flashlight. Kung kaya't mabilis na iyong kumaripas ng tagbo patungo sa likuran ng bahay. Pagkatakbo ng aswang ay tsaka niya tinawag ang anak niya at agara ng pinapasok sa loob ng bahay. Matapos kung ang malaman iyon ay pinayuhan na lamang ni tatay si Aling Nena na huwag nang lumalabas ng bahay. Kung magbabanyo man, gumamit na muna ng timba o kaya ay arinola. Dahil baka mamaya ay nagmamatsyag lamang ang aswang at naghihintay ng tamang pagkakataong makapangbiktima. Huwag kayong mag-alala. Mamaya ay babalik uli ako rito para tignan kayo. So ngayon ay magpapahinga na muna kayo at ipanatag ninyo ang mga sarili. Wika pa ng aking ama. Pinayuhan ko naman ang anak ni Aling Nena na bukas na bukas ay magpatingin ito sa paggamutan. Nagtatakang sabay namang tumingin sa akin ang mag-ina at nagtanong si Aling Nena kung bakit kailangan niyang magpatingin ng anak niya sa paggamutan. Hindi na ako sumagot pat. Mabilis nang nagpaalam ang aking ama bago kami lumabas ng bahay. Nung nasa bahay na kami ay tinanong ako ni tatay kung bakit ko raw nasabi sa mag-inang magpatingin sa paggamutan ang anak nitong dalaga. Huwag mong sabihing may naaamoy kang kakaiba sa anak ni Aling Nena. Tanong sa akin ni tatay. Mayroon nga po tay, kanina pagkapasok ko pa lang ng bahay ay naamoy ko lang sanggol na ipinagbubuntis ng anak ni Aling Nena. Tugon ko sa kanya. Natampal naman ni tatay ang kanyang noo at napawi ka nang. Yari na. Sa pagkakalam ko ay walang nobyo ang anak ng matandang yan. Ayan kasi, napakaschismosa. Palagi na lamang laman ng chismisan, kaya ayan na ang resulta. Siya na ang pagchichismisan ngayon ng mga kapitbahay kapag nalaman nilang buntis ang anak niya. Sinaway naman ni nanay si tatay at sinabihang huwag nang pag-usapan ng tungkol sa mag-inang iyon. Hayaan mo sila kung ano ang nangyayari sa kanila. Mamaya, madamay pa tayo pag nagkataon. Kilala mo naman iyang si Aling Nena. Uwi ka pa ng aking ina. Sa magdamag ng iyon mga kaswang ay hindi kami masyadong natulog ni tatay. Pinakaramdaman naman namin ang buong paligid. Kinabukasan ay pumunta sa bahay namin si Gabriel at ang dalawang kulukoy na sina Vince at Dro.
Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa nangyari sa bahay. Nagtaka naman sila at napakunot noong napatanong sa isa't isa. Kung sino na naman kaya ang aswang na naglakas ng loob na sumalakay sa baryo. Ano sa tingin mo, Tol? Hindi kaya ang angka ni Maribel na naman ang sumalakay dito sa baryo? Tanong ni Vince kay Gabriel. Salamat namang tumahimik si Gabriel habang nag-iisip kung ang angkan ba ni Maribel ang nang-aswang kagabi sa kapitbahay na si Aling Nena. Hindi talaga titigil ang angkan nila hanggat hindi sila mabubura dito sa mundo. Gigil na wika ni Draw at napatiimbagang na lamang. Hindi pa tayo sigurado kung ang angkan nga nila ang aswang na sumalakay dito sa baryo. Huwag mo na tayong mangbintang ng walang basihan. Tugon ni Gabriel. Sinabi naman ni Vince na wala namang ibang pupwedeng panghinalaan nilang mga aswang kundi ang angkan lamang ni Maribel. Dahil sila lang naman ang lihim na may galit sa akin. Sapagkat matagal nang may gusto si Maribel kay Gabriel. At hindi nito matanggap ang nangyaring ako ang pinili ni Gabriel. Noong gabing pinagbabalakan kaming patayin ni Ami ng angkan ng mga mandaraget. Marahil ay gustong gumanti ng angkan ni Maribel. Matapos mangyari ang kaganapan. Noong gabing iniligtas kaming dalawa ni amin ni na Gabriel at ng aking ina sa kamay na mga mandaraget. Siguro ay nagpapagaling na muna ang aking kalahi nilang nasaktan. Kaya't ilang linggo ring nananahimik ang baryo. Pero ngayon, mukhang kailangan na nating maghanda. Segundang wika ni Draw. Sinabi naman ni Gabriel na huwag nang magpakampante pa. Dahil baka mamaya ay maulit na naman ang nangyari sa aming dalawa ni Ami. Hanggat maaari ay huwag ka na munang lumabas ng bahay. Kapag wala kang kasama, natatakot akong baka mamaya ay may masamang mangyari sa iyo. Kilala ko ang pamilya ni Maribel. Gagawa at gagawa sila ng paraan para makuha ang gusto nila. Wika pa ni Gabriel sa nag-aalalang boses para hindi siya mag-aalala, ay sinabihan ko siyang hindi ako lalabas. Tsaka huwag na siyang mag-alala dahil kaya ko naman ang sarili ko. Narinig ko ang matalim na pagbuntong hininga ni Gabriel, kaya't hindi ba na lamang namin ang usapan. Noong sumapit na ang kinatanghalian, habang kumakain kami, ay narinig namin ang pagsigaw ni Aling Nena. Narinig kong galit na galit itong pinagmumura ang anak niya dahil sa nalaman niyang buntis ito. Napangiwi naman si tatay at nagwikang. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kakachismis mo sa ibang tao. Ayan na. Anak mo na ang pag-uusapan ngayon ng mga tao. Matapos sabihin iyon ng aking ama ay nakita ko siyang napaigik. At nagtanong kung bakit sinipa ng aking ina ang kanyang paa. Pinandilata naman siya ni nanay at sinabihang huwag nang magsalita pa tungkol sa kapitbahay namin dahil hindi naman nakakatulong ang mga sinasabi niya. Bakit? Sa totoo naman ang sinasabi ko ha. Pagrarason pa ng aking ama na animoy batang pinipilit ang sariling paniwalaan ng aking ina. Napangiti na lamang ako sa kanilang dalawa dahil para silang mga batang nagkukulitan. Nang matapos na akong kumain ay iniwan ko na silang dalawa sa pagkainan. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy pa rin ang pamiminsala ng mga aswang sa baryo namin. Gabi-gabi na lamang may mga naririnig kaming huni ng wakwak. At ang iba naman ay nagsasabing may nakita silang kakaibang nilalang na nagbabalik-balik sa kanika nilang bahay tuwing sumasapit ng gabi.
Ilang araw na rin naming hinahanap ang pinagkutahan ng mga aswang. Pero bigo pa rin kaming mahanap yan. Maging ang aking ina ay bigo rin siyang mahanap ang pinagkukutahan ng mga aswang. Sa tingin ko ay kailangan nating lumapit sa isang albularyo. Wika ng aking ina. Nang minsang nag-uusap-usap kaming lahat sa bulwagan ng simbahan. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin namin sa albularyo. Alam niya naman pong kontra ng mga albularyo ang mga tulad nating nasa kaliwang gawain. Di po ba, Nay? Sa mahinang boses ay sinabi ng aking inang, huwag raw akong mag-alala. Dahil may kaibigan siya, albularyo at alam niyang matutulungan kami ng albularyong iyon para mahanap ang pinagkukutahan ng mga aswang. Kaibigan po, ano nyo naging kaibigan ang albularyong sinasabi ninyo, Nay? Wika ko sa kanya. Mahabang kwento, anak. Ikukwente ko na lang sa iyo sa susunod kapag may bakante tayong oras. Sa ngayon, ay kailangan na nating kumilos bago pa madamay ang mga inosenteng tao. Saad pa ng aking ina ng araw ng iyon ay pinuntahan na namin ang albularyong sinasabi ng aking ama. Mahigit kalahating oras na rin ang nilakbay namin bago narating ang bahay nito. Nang makarating na nga kami sa bakuran ng albularyo, nakaramdam ako ng kakaiba. Yun ba ang parang binuhusan ng kumukulong tubig ang balat ko? Ganoon ang nararamdaman ko habang lumilipas ang ilang segundong nakatapak ako sa bakuran ng albularyo. Maging si Gabriel, Vince at Dro ay ganoon rin ang nararamdaman. Maluwag lamang sa aking ina at kay Ami. Agad na hinatag ako ni Gabriel palayo sa bakuran ng albularyo na sila na lamang ang tumuloy sa bahay at makipag-usap sa albularyo. Maghintay na lamang kami sa labas ng bakuran. Tumango naman ang aking ina at agad na ngang tumuloy sila ni Ami sa loob ng bahay nang mapagbuksan ng isang matandang lalaki. Nang nasa loob ng bahay ang aking ina ay hindi ko maiwasang mag-alala. Kahit na kasi sabihin ng aking inang kaibigan niya ang albularyo, hindi ko pa rin maiwasang maisip na baka may gagawing hindi maganda ang albularyo. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita si Gabriel. Sinabi niya sa aking ipanatag ko ang loob ko. At huwag mag-alala sa aking ina. Dahil hindi susugal ang aking inang pumasok sa bahay ng albularyo kung wala siyang tiwala rito. Gaya ng aking ina ay magtiwala rin umano ako sa albularyo. Humingi ako ng malalim bago tumango matapos magsalita ng nobyo ko. Bagyan niya namang pinisil ang kamay ko bilang pagpapahiwatig na ayos lang ang lahat. Makaraan lamang ang halos kalahating oras ay lumabas na ng bahay ang aking ina. Kasabay ang albularyo at si Ami. Nakabihis na ang albularyo at may mga bitbit pang kung ano-anong kagamitan laban sa aswang. Noong ang naglakad na kami pa uwi ay nagpaplano na sila kung ano ang gagawin. Dahil hinala ng albularyo ay naglagay ng sabulag ang mga aswang. Upang kahit anong gawin namin pagpapahanap sa pinagkukutahan nila ay hindi namin iyon mahanap-hanap. Dagdag bang sabi nito hindi magagawa iyon ng mga mandaragit kung walang albularyo o mambabarang na tumulong sa kanilang mag-asawa. Nang ganoon katinding sa bulag na kahit anong gawin naming paghanap ay hindi namin makikita-kita. Mamayang pagpatak ng alas 6 ng hapon, susugurin natin ang kuta ng mga mandaragit at uubusin natin silang patayin para tuluyan ang maging mapayapa ang baryo ninyo. Masyado na silang maraming naperwisyo. Wika pa ng albularyo sa seryosong boses. Noon ngang sumapit ang ika-6 ng hapon, mga kaaswang ay, nagsimula ng magritual ang albularyo sa loob ng bahay namin. Habang nagre-ritual ito ay naghanda naman kami ni na Gabriel
Vince at Raw ng mga kagamitan laban sa mga magandang bandaragit. Dahil sinabi ng Albularyong huwag gawing masyadong maging kampante. Dahil nararamdaman niyang mas malakas ang mga mandaragit ngayon kaysa noong huli namin iyong nakalaban. Nang matapos na ngang mag-ritual ang Albularyo, ay lumabas na kami ng bahay para tuntunin ang pinagkukutahan ng mga mandaragit. Mag-iingat ka anak sa pupuntahan ninyo ha. Tandaan mo, dito lang kami ng nanay mo at maghihintay sa pag-uwi mo. Maluwa-luwang wika ng aking ama. Ngumiti ako at sinabihan silang huwag mag-alala. Dahil hindi naman ako pababayaan ni Inang Carolina at ni Gabriel. Isa pa ay kasama namin si Navin at Dro at ang Albularyo. Niyakap ko ng mahigpit ang mga magulang ko. Sa paglipas ng mga oras, tahimik na sinusundan lang namin ang Albularyo. Habang tinutunto nito ang pinamumugaran ng mga mandaragit. Mahigit isang oras ang lumipas bago suminyas ang Albularyong magdahan-dahan na kaming maglakad. Sabay turo sa di kalayuan. Sa isang kumpas lamang ng Albularyo, ay malinaw pa sa sinag ng buwang nakikita namin ang pinagkukutahan ng mga mandaragit. Bingo! Dito lang pala kayo sa liblib na kabundukan nagtatago ha. Pinahirapan niyo pa kaming maghanap. Sambit ni Dro. Handa na ba kayo? Tanong ni Gabriel sa amin. Halos sabay-sabay kaming tumungo lahat at pagkatapos ay isa-isa nang sinugod ang mga aswang. Dahil sa gulat ng mga aswang at hindi nila ay nasaang matunto namin, ang kanilang pinamumugaran ay hindi sila naging handa. At iyon ang kinuha naming pagkakataon gamit ang punggal na binigay ng aking ina ay isa-isa kong ginilita ng buhay ang mga aswang na nagkukumahag lumapit sa akin at umaakmang sakmalin. At umaakmang sakmalin ako. Samantalang sina Vince at Tro naman ay nagpalitan niyo bilang mga mandurugo at sabay-sabay na nilapa ang iba pang mga aswang. Maya-maya pa ay may sumigaw ng napakalakas at nung lingunin ko kung sino ang nagmamay-ari ng matinis na sigaw, ay nakita kong si Maribel yan. Galit na galit itong nanlilisik ang mga matang nagbabaga habang dahan-dahang nagpalit ng langis. Mabuti na lang at hindi na ako mahirapan pang patayin ka. Dahil ikaw na mismang pumasok dito sa teritoryo namin. Bulalas pang wika ni Maribel sa garalgal na boses at walang tigil sa pagtulo ang mga laway. Nang nakapagpalitan yun na siya bilang isang nakakapangilabot na mandaragit, ay walang pag-alinlangang sinunggaban niya ako. Hindi naman ako nagpatalo kaya nagpambuno kami at nagpagulong-gulong sa lupa. Habang nagbibitaw ng nakakakilabot na mga pag-angil, sa tuwing inaakmang kakalmutin ako ni Maribel ay mabilis akong umiilak. Hanggang maaari ay gustong patayin ng mandaragit bilang isang kaanyuan ang taong ito. Malakas ang tiwala kong kayang-kaya ko siyang patayin. Kahit na hindi ko gagamitin ang lakas bilang isang mandurugong abuhak. Panay na ang pag-atungal ng mga aswang at nakakabingi iyon pakinggan. Ilang sandali pa sa di sinasadya ay natisod ang mga pako. Kaya't mabilis akong nadambahan ng aswang. At walang habas na pinagkakalmot habang sinasakal ng mariin. Pilit naman akong kumawala pero dahil nasa kaanyuan ako ng normal na tao ay halos kakarampot lang ang lakas ko sa lakas ng aswang. Kaya naman wala na akong ibang naisip na paraan pa kundi ang magpalit na ng anyo. Kapag kasi hindi ko ginawa yun ay mapapatay ako ni Maribel nang walang kahirap-hirap. Noon ngang magpalitan nyo na ako ay mabilis na hinawakan ko si Maribel sa leeg. At parang papel lamang na inihagi sa ere. Sa sobrang lakas ng kanyang pagbagsak
ay halos hindi na siya makatayo pa. Tanging pag-atungal na lamang ang kanyang nagawa at marahang gumagapang sa lupa. Mabilis pa sa alas 4 nilapitan ko siya at muli na namang hinawakan ang braso at inihambalo sa lupa. Sa pagkakataong iyon ay nabaliktad na ang sitwasyon. Kung kanina ay ako ang halos ilang paso na ng mandarget, ngayon naman ay para siyang buntot na walang tigil. Inihambalos ko sa lupa. Sa kahuli-huli ang pagkakataon ay narinig kong minura ako ni Maribel. Kaya naman hindi na ako nagkasaya pa ng panahon. Agarang ginilitan ko siya ng buhay bago po man siya makabawi. Noong tignan ko ang aking ina ay natanaw kong sinasakal na siya paitaas ng ama ni Maribel at parang ilang segundo na lamang ay malalagutan na ng hininga si Nanay Carolina. Nakangisipan na parang demonyo ang matandang nasa nakakapanghilakbot na wangis. Kaya naman mabilis ko na siyang sinaklolohan. Patakbong nilapitan ko ang matandang nilalang at malakas na itinarak ang matulis at mahaba kong kuko sa kanyang dibdib. Nagulat naman ang nilalang at hindi inaasahan ang pagpalit ko. Kung kaya agad niyang binabitawan ang aking ina. Lumagapak sa lupa ang aking ina habang naghahabol ng hininga at napaubo pa. Ako ang harapin mong dipuga ka. Itutulad kita sa anak mong walang awang gigilitan ng leeg. Bulalas ko at agaran na ngang sinunggaban ng matanda. Oto lang habas na pinagkakalmot. Nang bumagsak na ito sa lupa ay doon ko na isinagawa ang pagkitil ng buhay. Paulit-ulit na itinara ko sa dibdib nito ang matulis kong mga kuko hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Nung nakumpirma kong wala na iyong buhay ay tsaka pa lamang ako tumigil. Sunod ko namang tinignan ay sina Vince, Dro at si Gabriel. Pero tulad ko ay natalo na rin nila ang iba pang mandaraget ang mag-amang Maribel. Matapos ang laban ay nagmistulang sementeryo ang pinagkukutahan ng mga mandaraget. Dahil lahat sila ay nakabulagta na sa lupa at wala ng mga buhay. Noong balingan ko naman ang albularyo ay nakita ko siyang nakasalampak na ng upo sa lupa. Kasalukuyan pa rin iyong nakikipagdigmaan sa mambabara at sa pamamagitan ng espiritual laban sa sinasabi nitong tumutulong sa mga pandaragat. Makaraan lamang ang ilang sandali ay nagpahinga ng malalim ang albularyo at napabuga na ng dugo sa bibig. At manglalapitan sana namin ito pero sa nangangatog na kamay ay suminyas itong huwag kaming lumapit. Nagbalik na rin kami sa normal na anyo at ipanasuot na sa akin ni Gabriel ang damit niyang pangitaas dahil wasak na ang damit ko. Makaraan ng ilang segundo ay umayos na ng pagkakaupo ang albularyo at pinunasan ng bibig. Marahan na itong tumayo kaya nilapitan na ito ng aking ina at inalalayang mga tayo. Tapos ng laban. Natalo at nawakasan ang buhay ninyo ang mga mandaraget. Napatay ko naman ang mambabarang na tumulong sa kanila. Kaya magiging payapa na ang pamumuhay ng mga taga-baryo. Panimulang uwi ka ng albularyo bago kami inayang umuwi na. Magmula nga nang mapatay namin ang mandaraget ay naging tahimik na ang buong baryo. Nalaman ko rin mula sa aking inang isa pala sa mga tumutulong sa kanya ang kaibigan niyang albularyo. Noon raw kasing kamuntikan siyang maubusan ng dugo dahil sa sugat na natamo niya sa mga taong tumugi sa kanya. Ay humingi siya ng tulong sa albularyo at hindi naman ito nagtubiling tulungan siya. Kaya simula nga noon bilang pagtanaw ng utang na loob, naghahanap siya ng mga halamang gamot sa kabundukan at binibigay sa albularyo tuwing bumababa siya ng bundok. Kaya naman hindi kalaunan ay naging malapit na silang magkaibigan. Dumipas sa mga ilang buwan, nagpakasal kami ni Gabriel at tumira kami sa liblib na lugar.
Hindi ko na ipapalam kung saan. Pagkahanapin mo kami. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. At pagpalain palagi ang hindi nakakalimot mag-subscribe. Magkape ka muna.